One. Okay, good evening mga ka-aircon tech, mga ka-prion. Yan. Yung F1 error natin, siguro familiar na kayo dito. Yan. Dito sa ganitong design ng board. Yan. So, pag lumabas ang F1, alam na natin kaagad dyan. May dala na tayong sensor. So, papalitan natin ng sensor. So, dito sa kaso kasi nitong unit na ito, yan, check ko yung sensor. Ito. Yan. So, mapapansin nyo yung sensor, oh. Chinek na ng technician. And, ayan, oh. Mga dinugtong na siya. Chinek na niya. Then, i-double check din natin dito. Okay. So, ayan, naka-resistance tayo. Ayan, so 45. Yung pangagitna is 8.2. Yung sumunod, ayan, 8. So, buo ito. And pinalitan na rin eh. Ayan, oh, kung mapapansin nyo, dinugtong na, pinalitan na siya. Pero bakit lumabas pa rin yung F1 error? Okay. So, maaaring komplikado ang problema nito. Wala sa sensor, maaaring nandun sa ating mainboard. Okay. Then, meron pa akong isang ipapakita sa inyo bago natin ito i-repair. So, yan. Sikapin natin may ipakita sa inyo kung paano natin gawin. Medyo komplikado nga lang ang pag-repair. Yan. So, ito, meron ito dito. Actually, si Maidea. Ayan. So, try natin kung anong problema din ito. Kasi based doon sa complaint nila, F1 error din ito. Okay. Ayan. So, yung sensor niya, oh, mapapansin niya, pinutol na rin nila. Chinek na din. Ayan, oh. Okay. Ibit natin. Yun. Makikita nyo yung error niya, F2. Yung isa F1, ito F2. Pero nagpalit na sila ng sensor. Ayan, oh. Hindi nila nakuha. So maaaring nasa board. Then balikan ko kayo para may pakita sa inyo kung paano natin i-repair and kung alin yung mga komplikadong parts dito. Okay? Okay, ayan, oh. Makikita nyo. Kaya sabi ko sa inyo medyo complicated na. Ito yung mga, ayan, kung makikita nyo sa video, medyo kailangan na, medyo malinaw ang mata mo. Ayan, so, ayan yung resistor, makikita nyo mag na ang nasukat niya. Yan yung pinagkakabitan ng sensor natin. And ito yung mga resistor na dinaanan niya. Ayan, so ito, open. Yung pangalawa, ito. So, ayan, open. Ito. Ayan, change value na. And, itong isa. Ayan, change value na rin to. 9 meg na. Itong isa. Ayan. 4.6K. Okay, medyo parang buo pa ito. So, balikan ko ulit yung kanina. Ayan o. 2.2 meg. So, change value na siya.
Ayan. So, hindi ko lang may focus kung anong original na value niya. So, nasa 2.6 to. 2.6K. Ayan. So, open. Okay. Open yung resistor. And, ayan. Ito. Ayan na. 3.4 meg. Yung isa. Ayan. So, ito yung mga resistor na nagkakaroon ng nag-change value or nag-open. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Yung limang sensor na yan. Yan yung dinaanan nitong tatlong sensor natin. Okay? So, yan. So, dito nagkakaroon siya ng mga problema. So, tingnan ko lang kung may papakita ko sa inyo kung paano. Medyo mahirap lang siya tanggalin. Ayan. Pero, subukan natin kung makukuha pa natin kapag na-replace natin yung mga resistor na to. Yan. Okay? So, dito... Ayan, so, makikita nyo, nasusukat naman siya. So, ang ginagawa ko kasi dito, tinetester ko siya. Ayan, sinusukatan ko. And may value naman siya kapag pinokus natin to sa magnifying glass. Ayan, makukuha nyo yung value. So, makikita nyo yung pinakamalapit sa kanya. So, hindi mo makukuha ang exact value dahil nakakadit siya. Pero ayan, katulad nyan, 1.9. So, 2K ito. Ayan. And, ayan. Okay, so 10K ito, 10. Ayan, so mga buo naman siya, makaliban lang dito sa tatlo na na-check natin. So, okay, so susubukan ko muna ang palitan and pakikita ko na lang sa inyo kapag napaandar natin. Ayan, so medyo komplikado lang ang pagtatanggal. Tulad nito. Ayan, dapat medyo matulis yung dulo ng soldering natin. Ayan. Ayan. Then, ito. Ayan. So, natanggal natin ito. Ayan. Okay. So, ito ang isa pa. Subukan natin tanggalin. So, kung meron naman kayong mga lumang board, pwede nyo naman tanggalin to. Yung mga talagang defective na. Yan, kasi baka wala kayong makuha ng mga exact value nito. So, ang ginagawa ko kasi, yung mga stock board o yung mga junk na defective board na, doon ako kumukuha ng mga resistor nito. Yan, yung maliliit na resistor na yan. So, ayan, tanggal ko na yung tatlo. Yan, so medyo maingay kasi dito sa amin, medyo tabing kaali kasi ito, kaya... Maiingay ang motorsiklo. Ayan. So, ayan. So, makikita nyo, napakaliliit na resistor. Kaya sinasabi ko sa inyo, medyo komplikado na ito. Ayan. Kung wala ka magnifying glass, baka hindi nyo makita yung mga tinanggal natin ito. So, susubukan kong palitan. And try natin kung mapapaandar pa natin. Okay? Okay, ayan. Subukan natin kabitan ng... Tinanggal nating resistor. Yan. Medyo kailangan ng malinaw-linaw na mata dito. Yun. Okay. Medyo nakatagilid pa.
Yun. Mamaya ko na ayusin ang hinang. And ito yung isa. Mahirap ikabit. So ayan yung inihinang ko, yung tatlo. Medyo inalis ko lang doon sa camera kasi humaharang doon sa mukha ko yung camera, kaya hindi ko maipokus. Ayan, so ito yung tatlo na nag-open na resistor. Ayan, so binilisan ko na lang. Ayan, binilisan na lang ng locket pinner and itatry ko kung magno-normal na siya. Ayan, meron pang kadikit na, ayan o, kaya kailangan medyo malino ang mata mo. Ayan, so ito yung inihinang natin kanina, ayan, ayan yung isa, ito yung isa, ayan, so ilubihan ko na ng hinang, okay. So, itatry ko na lang ulit. Babalikan ko kayo. I-set up ko lang ulit sa unit. So, ito ka, double check natin pala doon sa tester kung ano na ang nangyari. Okay. Okay. Yan, tingnan ko lang doon sa tester kung okay na. So, ayan, 2.6K. Yung isa. Ayan, 2.6K din. And itong isa, ayun, 5.3. Okay. So, ayan, okay na. Yung isa, ayan. Ito, ayan. So, okay na. Nakakabit na. Ayan, balikan ko lang ulit. 2.6. So, i-try ko na lang ulit kung aandar na siya ng normal. So, ayan yung ginawa kong setup kanina. Kaya tinanggal ko yung camera kasi mapapansin nyo, humaharang siya sa akin kapag naghihinang ako. Ayan, oh. So, ayan yung camera ko kanina. Ayan, para may pakita sa inyo kung paano natin ginawa yung board. So, yun, mapapansin nyo, pupokus ko. Ayan, so yun yung resistor na pinalitan natin kanina. So makikita nyo kung paano ko sinet up. Ayan. Okay. Ayan. So, inipit ko doon sa mga board yung aking, ayan o, yung pinagkakabitan ko ng camera. Ayan, inipitan ko ng isang panmotor para mahiga ko yung ating camera. Ayan, so yan yung camera na nakapokus kanina doon sa board na ginagawa natin. So inilayo ko siya pansamantala kanina dahil
hindi ko maihinang yung resistor na nasa ilalim dahil humaharang yung isang camera kanina. Ayan. Okay. So, isi-set up ko na muna ito and pakikita ko sa inyo kung umandar ng maayos. Okay. Okay. So, ito yung kanina, yung ginawa nating board. So, ito isi-set up ko na para makita natin kung aandar na siya. So, dito ko na lang siya isi-set up. Kahit nandito yung ating compressor. Ayan. Nakita nyo. Yan. Okay. So, ikakabit yung reactor. Communication. And yung ating line supply. Yan. Then, yung ating... Yan, sensor. So, yung sensor natin, F1, 2, 3. F1, F2, and F3. Dito yan, sa tatlong sensor na kakabit na ito. So, naging problema niya kanina, doon sa naunang pinakita ko, ang problema niya, hindi na siya sa sensor nang galing. Nang galing na mismo doon. May nag-open na tatlong resistor. Yun, medyo hindi lang natin may focus ng mabuti. Dahil, ayan, hindi naman tayo high-tech pa para and wala tayong cameraman na magpo-focus. Kaya kanina, nung binidyo ko, tinanggal ko muna yung, nilayo ko muna siya ng bahaga yung camera ko dahil kumaharang yung camera habang naghihinang ako dito. Ayan, ayan. So, kakabit ko na muna ito. Tingnan natin kung aandar na siya. Ayan, kinapitan ko na rin siya ng compressor. And ito yung ating pan. So, tingnan natin kung aandar na siya. Wala na yung error niya na F1. So, yung isa gagawin ko pa sa mamaya. And ito yung isa. Oh. May Dea naman yung brand nito. Pero makikita nyo halos the same nito. Si Colin. Ayan. So, halos parehas din siya ng problema pero ibang part ng resistor ang nagkaroon ng open. O, nagkaroon ng change value. So, subukan lang natin to kung aandar na. Ayan. Okay. So, mukhang aandar na siya dahil wala na siyang nag-appear na error. Antayin natin siya kumandar. Okay. So, ito. Minonitor ko rin siya ng gauge para makita natin kung aandar yung ating compressor. Yan. So, medyo mahirap talaga pagka nasa board na ang problema. Hindi ganun talaga siya kadaling i-repair. So, kailangan natin marunong tayo magbasa ng resistor and matyaga tayo. Kasi sobrang liliit na nung sphere na nasa loob, maliliit na masyado yung mga resistor na tinatanggal. And kaya halos hindi ko maipakita sa inyo dahil yung sinasabi ko, medyo komplikado na. So yan, wala nang error na lumabas. Oh. So, 20, yan ha, mapapansin nyo, mandar na yung ating compressor. Yan, medyo madilim lang yung aking camera. So yan, bumaba na yung gauge ko. And yung ating yan. So, wala na yung error niya. Nasa 20 degrees siya. Okay? And, ayan, ah, mapapansin niyo, bumaba na yung gauge natin. So, umandar na ang compressor, umandar na rin yung pan. Ayan. Okay? So, okay na. And, sana may natutunan tayo. Medyo komplikado nga lang. Ayan, ini-off ko na siya. Medyo komplikado nga lang yung ating board na ganito kasi masyadong maliliit na yung spare parts. Yan. So, kaya hindi natin medyo maipakita lahat yung kung paano natin ginagawa. And, ayan. So, mga minor problem pa lang naman ito. Yan. Yung mga komplikadong parts pagdating na dun sa mga maliliit na resistor. So, kaya pinuturo natin yung mga nauuna natin na itinuturo, actually, madadali lang din gawin dahil madali siyang sundan. Kung katulad nung sa power supply,
or magpapalit lang tayo nitong tatlong sensor na ito. So F1, F2, and F3. Ayan, dito yan sa sensor na ito. Ngayon, kung hindi natin makuha doon sa sensor na na-replace na natin ng bago, kung na-check natin, good naman. So, nandun sa pinakita natin sa video ang nagiging problema. Maaring doon, yung mga resistor na pinakamalapit doon sa ating sensor. So, maaring isa or tatlo. Katulad doon, tatlo yung pinalitan ko, tatlo yung nag-open na resistor. And okay naman, napaandar naman natin ng maayos yung aircon. Ayan, so okay na, o-observe na lang namin ito kung wala nang ibang magiging problema. So sana may natutunan tayo and subscribe na lang doon sa channel natin para may pakita natin yung ibang paraan ng pagre-repair. So lahat naman dala natin, pwede tayo sa TV, pwede tayo sa washing machine, microwave, and aircon. Ayan, so pwede namin ituro sa inyo lahat. Okay, so okay na. Tapos na yung ating, solve na yung ating F1 error and yung isa yung F2 error. And itry ko lang kung may papakita pa sa inyo. Medyo mahaba na yung video pero the same din naman ng aking ginawa dito. So ibang section lang ng ibang part lang o ibang party lang yung resistor na papalitan doon sa isa na pinakita ko sa inyo. Pero doon din sa section na yon. Yan. So pwede naman kung ma-check and makagamit kayo ng isang tester na katulad ng ginagamit ko kasi. So, yung ganito na clock, nakakabasa siya ng resistor kahit nakakabit dun sa board. Pero, kung nakakabit kasi, medyo hindi siya rin eksakto. Pero, yung pinakamalapit. May value naman yan na nakasulat dun sa mga resistor natin. Ayan. So, okay na. Okay.